makita tayong kapwa na nangangailangan, mabuti ang maawa. Subalit, mas mabuti ang makonsensya. Higit na mabuti ang tumulong, pero higit na kahanga-hanga ang mabigyan sila ng pagkakataong makapagpatuloy. Subalit, bakit at paano kung sa atin pa lamang sarili ay may mga pangangailangan na tayong dapat tugunan? Ngayong gabi, sukatin natin ang tatag ng ating pagkatao. Yan ako, miss, yung ospital. Magkano ho, ma? 150 na lang sa inyo. 150? Oho. Special trip ho tayo. Bibihira ho ang tricycle na bumibiyahe rito. Nakita niyo naman ho yung mga dinaanan natin. Sigurado ho ba kayo, miss, na hindi kayo pasyente? Social worker ako. Bukod sa pag-admit, tumulong kami sa pag-asikaso ng mga pasyente. Limited ang budget natin. Kaya magtulungan tayo para maayos ang takbo ng leprosaryo. Bakit hindi ka nag-nursing? Kasi ho. Oo nga naman. Ganyan si Lani, ang dati naming social worker. Pera. Yan ang problema ng bayan. Bakit ho? Nandito ako? Masaya ako. Ganun lang kasimple. Mrs. Gomez? Bakit pa, King? Ano po? Lalabas ako? Paking, nahihirapan na nangang lumakad eh. Gusto mo pang mamasyal. Mayla, sige, mag-ayos ka na. Halika na. Dear Charo, may mga bagay na dumating sa buhay ko na hindi ko pinili. Gusto ko sanang maging nurse, pero naging social worker ako dahil sa kahirapan ng buhay. Pero napadpad ako sa isang malayong ospital sa isang leprosaryo. Tulad din ako ng marami sa inyo noong una kong dating sa lugar na iyon. Pangalan pa lang ng ospital, pinandidirihan ko na. Lalo pa nang maisip kong magtatrabaho ako doon, makakasalamuha ko ang mga pasyente at doon ako mamumuhay kasama nila. Miserable ang tingin ko sa buong paligid. Hindi aasahan ng kahit sino na doon makatagpo ng kahit kaunting pag-asa, pangarap o ng pagmamahal. Pero tulad din ng maraming akala, babaguhin pala yon ng mga darating pa. Hi. Myla, di ba? Gawain ko rin yan ng araw, pero masasanay ka rin. First assignment mo. Ako, pagdating ko rito, at home ako agad. At least dito, angat ang beauty ko. Ay, naku, bakit ka naman? Pese talaga yung buhay mo to. Maganda nga ang uniforme mo. Alila ka naman ng mga sugatan. Ewan ko nga ba kung bakit pa naisulat ko pa kay Johnson na puro kitongin ang inaalagaan ko. Ay, naku, sabihin mo, maati lang yung kapen, pan mong negro. Salamat ba nga, wala tayong sakta kagaya nila. Ay, naku. Lalo kayo katagal dito. Aba, bakit? Balak mo bang magtagal dito? Mga 10 years, ganon? Ladies! Ay, ma'am. Matulog na kayo bukas. Magiging busy kayo. Aalis ako. May biglang meeting ako sa Kapitolyo. Naku, ma'am.
Sana naman eh, salary increase na yung pagmimitingan nyo. Hihingi nga ako ng additional budget para sa mga pasyente natin eh. Lumalala yata ang Santa Barbara. Ah, siya nga pala iya. Bukas sa table ko, kunin mo yung skirt papunta nun ha. Santa Barbara ho? Oo. Magdadala ka ng medical supplies at tignan mo rin kung kailangan admit sila dito. Apo ma'am. Oh, sige, good night. Good night ma'am. Tulog yung maga. Apa. Okay. Malayo ba yung Santa Barbara? Dito ko bang sa kaya papuntang Santa Barbara? Ah, oo. Miss, tigil leprosarin kayo? Oo. Social worker ako. Miss, sige, hatid ko na kayo. Ito na yung gamit. Sa akin na kayo. Miss, so. Bakit? Miss, nag-loose lang yung spark plug. Pasensya ka na, ha? Pero sandali lang to. Maayos agad. Naku, pati tuloy ikaw nahawa na sa kamalasan ko. Naku, hindi man. Katunayan nyo, maswerte nga kami ngayon eh. Ano ka mo? Kasi yung dating social worker na hinatid yun sa Santa Barbara, eh, matanda na, masungit pa. Eh, hindi katulad nyo, mabait na. Maganda pa. Ano, sisingilin mo rin ba ako ng 150? Ano ka mo, miss? Wala. Miss, basta pagdating natin sa Santa Barbara, unahin mo muna yung kaibigan ko. Meron din ba siyang sakit? Diyan naman kami pampahin. Sandali lang. Miss, bilisan nyo na lang maglakad mo. Sandali lang ho. Hindi sa muna yung maglakad, miss. Sandali lang ho. Miss, dito na muna kayo. Babalik siya agad. Oo nga, matagal na sinihinta siya taong gibat. Teka, sandali lang. Huwag kayo magulo. Sandali lang ho. Ilan ho pa ang nangangailangan sa inyo ng mga gamot at mga bitamina? Miss, ano nga palang pangalan mo? Mayla. Ako nga pala si Elmer. Mayla, saan ka ba si Doktor? Mamala, bahala ko sa kanila. Teka ho, tumahimik muna ho tayo. Ang sabi ho ni Mama Mayla, pag hindi kayo pumila, walang gamot. Hindi kayo bibigyan ng gamot, pumila kayo. Pumila kayo. Buksan din yan ha. Apo. Itong vitamin A. Ano ka? Vitamin na ho yan, para sa 10 araw lang ho muna. Ito naman po.
Eh, kasi ho, konti lang ho supply eh. Pero babalik ho kami dito. One mo. Ito po, teka. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka bagay dito, baka mahawa ka dito. Sandali ho. Maari ho ba, wag ho kayong matakot kasi wala kayong dapat ikatakot. Eh, maari ho ba kami hindi matakot, eh, may ketong? Ito ho, sandali ho. Ito ho si June. Hindi ho kayo basta-basta mahahawa ni June. Ha, dahil wala naman ho kayong sugat eh. Mangamba kayo kung meron kayong sugat. Kaya pa sabihin ko sa inyo, importante ho na malakas sa inyong resistensya. Kaya panatilin ho yung malinis sa inyong paligid at kumain ho kayo ng tama. Eh, para saan yung gamot na yan? Sandali ho, kasi nga, ang ketong, eh, parang sipon. Di ba lahat tayo may mikrobyo sa katawan, sa hangin? Ngayon, pag ang ating resistensya mababa, tatablan ho tayo ng sakit. Pero kung ang ating katawan ay malulusog, wala ho magkakaroon ng ketong. Kaya, hindi rin mo natin kailangan pandinihan. Ikaw kung paina ho namin siya, pumili na lang ho kayo, magkakaroon kayo ng vitamina para hindi kayo magkasakit. Sa mga taga Santa Barbara ang nagkaroon din ng ketong. Marami na sa amin. Wala ka pa rito. Tatlong taon na nag-ganto, wala nang huling dumalaw sa amin ng doktor. Hindi niya nga lahat napasok ito dahil puno na raw ang leprosarium eh. Ah, napakalayo pa naman sa amin ito. Kaya hindi pwede basta-basta ang sadyain. Lalo na matatanda at yung mahina na ang katawan. Kaya marami ang naiwan sa Santa Barbara. Yung mga lumala at yung mga... Yung mga... ano? Jun! Ano? Kamusta ka na? Ah. Ha? Uy, bilis-bilis mong gumaling ha? Sige ka, lilitsunin ko yung baboy mo. Ay, si Miss Myla pala, sana na medyo maingay ako, ha? Hindi mo sinabi. Kasi, alam mo, bigot talaga ako sa inyo dalawa. Isipin mo, Elmer, ang layo-layo na Santa Barbara, dinayo mo pa si June dito. Iisa na lang ang bituko namin niya kasi. O, sige, ibang ko muna kayo, ha? Aasikasuhin ko lang ibang pasyente. Ikaw ang bahala dyan. Sige. Jun, di ba nagdadala sila ng gamot sa inyo? Pwede ba tayong makapuslit? Seryoso ka ba? Ah, pare, delikado yun. Nakita mo na pahirapan kami dito. Siksigan na kami. Pare, seryoso ko. Para naman sa taga sa atin eh. Eh kung si Miss Myla kaya ang tanongin mo tungkol dyan. Total, mukhang magkakaigyan naman kayo eh. Liga, saman ka. Hindi na, huwag na tumayo, pare, huwag. Elmer? Nililihim ka ba sa akin? Wala. Elmer, patingin. Ano ka ba? Wala! Elmer, patingin! Elmer! Pare, nahawa ka na rin. Pare, huwag ka na kayo umalis dito. Magpakampayin ka na, pare. Hindi pwede. Kailangan ako ng mga kapatid ko. Baka lumalayan eh. Hindi pwede nga eh. Elmer? Elmer! Elmer! Bilang social worker, naihanda ko ang aking sarili para maglingkod. Pero hindi ako handa sa bigat ng pangangailangan ng mga taga Santa Barbara. Sa loob ng mahabang panahon, ang lugar na yon ay unti-unting sinasalot ng sakit na ketong. Isang sakit na madali sanang puksain kung naaagapan ng gamot at nabibigyan ng serbisyo medikal.
Subalit napakalayo ng leprosaryum para maabot sila ng kaukulang atensyon. Idagdag pa ang kahirapan at kapabayaan, naging larawan ang Santa Barbara ng isang naghihingalong komunidad na unti-unting pinapanawan ng pag-asa. Si June ang unang taga-Santa Barbara na nadala ko sa leprosaryum. Sa bawat pagbalik ko, may mga nadadagdag pa. Si Elmer ang aking kasama, katulong, karamay, at sa pagtagal-tagal, naging kaibigan. Titingnan ko kung pwede ko pang madagdagan yung mga gamot ninyo. Smila, kailan ba kayo babalik sa Santa Barbara? Siguro sa susunod na linggo kasi yun ang naibigay sa aming schedule ni Mrs. Gomez. Dahil naghihintay lang kasi kami ng mga bago supply ng gamot galing sa Maynila eh. Eh, sino ba sa inyo may mga kailangan nun? Hindi ba sinabi ni Elmer? Basta pagbalik niyo ron, una niyo nabigyan si Elmer. Dr. Luis! Kahapon pa namin kayo hinihintay eh. Maraming problema kasi sa whole unit. Nalaman ko nga sa meeting, sana hindi ba tutuloy? Sana. Kasi yung mga medical report mga pasyensya. Bak, madami yata. Ano na ba pasyente natin, Mr. Gomez? 185 eh. Alam natin ka Santa Barbara. Mahigit ang kalahati. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hirap na hirap daw ako! Doktor! Kinapatawag niyo po ako? Miss Andrade? Opo. Ah, Miss Andrade. Ikaw na pala ang na-assign na social worker dito sa atin. Opo. Pinupuntahan mo ba ang Santa Barbara? Twice a month po. Makinig ka sa akin, Miss Andrade. Ingatan mo ang Santa Barbara. Huwag na huwag kang papalya sa pagdalaw mo doon. Medyo malayo nga lang mo eh. Yung nga ang dahilan kung bakit nag-design yung social worker natin dito eh. Pero siguro nun eh, dahil bata-bata ka pa, kaya-kaya mo, diba? Alam mo, sa trabaho natin ito, kailangan ng tsaka. Tingnan mo ako. Nalibot ko na buong Mindanao halos. Kaya nga, kung hindi nakabalik ka agad dito eh. Miss Andrade, ikaw lang ang maaasahan kong tutulong sa mga taga-Santa Barbara. Dok, bakit ho? Nakakahawaan na ang mga tao doon. Lalong lumala ang sitwasyon nung nag-resign yung social worker. Eh, hindi naman natin pwedeng isiksik sila lahat dito. Agapan mo na lang sa supply na mga gamot sa nila. Para makontain ang sakit. I hope you understand. Opo. Napuntahan mo na ba yung tinatawag nilang daang gubat? Narinig ko pa lang sa kanila. At siguro naman eh, magdamag mo, tatapos ko yung rounds natin dito. Bukas, padaling kita doon. Dok, hindi na ako pananagutan ng ospital yan. Labas na sa trabaho niyo yun eh. Well, alam ko yan, Mrs. Gomez. Inaako ko na ang responsibilidad. Dahil, siguro naman, mga isang linggo pa akong mananatili rito. Kaya, kung papayag ka, gusto kong dalhin si Miss Andrade doon. Dok, mga ilang oras ba yung biyahe natin mula Santa Barbara hanggang Daang Gubat? Hindi oras. Dapat tanong mo kung ilang araw tayo maglalakad. Yung unang pangalan dyan. Jose Gambas. Jose Gambas! Jose Gambas! Bang Jose!